So ito magandang hapon sa atin ano lahat ano. So nandito tayo sa Manila Dolomite Beach ano. Alam naman natin kung nasaan ito. Nasa Manila Bay Walk ito, Manila. So ibig sabihin, napakalinis na ng Manila ano. Yes, opo. So ngayon nandito kasama natin si Ma'am. Ah, Ma'am, pwede malaman ang pangalan nila? Ah, okay. I'm Lalin Ferrer Bustamante. Ayan si Paco, Manila. Ayan si Ma'am Lalin Ferrer Bustamante, taga Paco, Manila. So ayan na siyempre dahil taga Maynila talaga si Ma'am at talagang ito ay siyempre natural na nakapamili ito ng magandang ibuboto niya. So una, ang itatanong natin sa kanya, siyempre dito muna tayo sa mga mayor, ano? Dito sa mayor. Ma'am, sino po bang binoto nating mayor ng Maynila? Actually, hindi man ako talaga sabihin mo bumoto dahil taga Maynila nga. Nakita kong ano dyan is... Ano ba yung tinanim ng mga nakaupo? Ah, yes. So number one yan, during COVID, sila po talaga yung ano, makikita mo na nagbigay ng food pack, kasama niya si Isko Moreno. Ayan. Wala kaming maano doon na inalagaan po nila ang kamay nilaan regarding sa food pack at saka masyado silang visible regarding sa... pangangalaga sa mga tao regarding sa COVID, lalo na si Vice Mayor Lacuna dahil doktor yun eh. Oh, yeah, so yun opo. Yung isa sa pinaka advantages dahil doktor siya. So alam ni Mayor Isko kung ano yung mga susunod na mga gagawin regarding paano pahihintuin o poprotektahan ng mga tao regarding sa COVID. Ayan. At saka hindi lang sa health, marami yung silang mga inayos din sa Maynila. Nagtanim talaga sila. Ayan. So kung tatanungin niyo ako bakit nanalo siya, yun po kasi yung nakita ng tao. During pandemic, talagang visible po sila mga city government ng Manila. Yes. Succeeding po ako kasi taga Maynila po ako. Ayan. Lalo sa food pack. So nakita ninyo ma'am ang mga ginagawa nila, no? Mm-hmm. So ma'am, mapunta tayo dito kay sino ito? Attorney Alex Lopez eh, no? Kasi noon parang napakalakas ng ano dating niya yung bang ano na nila maingay, maingay. So ma'am, ano kaya sa palagay ninyo ano bang dahilan bakit siya hindi nanalo? Bakit hindi siya nanalo? Number one nga po, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung tatakbo pala siya ng mayor, bakit hindi siya nagparamdam na agad noon pa, no? Nung COVID time, talagang pinakilala niya yung sarili niya. Kasi ang tao po, tinitingnan niya kung ikaw ba talagang maaasahan. Parang sa akin, no, yun yung nakita ko kasi dumutang na lang si attorney nung halalan na. Kampanyahan. Pero during pandemic time, kung tatakbo pala siya na mayor, bakit hindi siya naging visible nung time na yun. Sa mga tao, ano? Oo, kasi pag ang tao kasi tinaniman mo ng ito kahit hindi pa to tumatakbo mayor pero may nagawa na mahal niya yung mga ano yun eh, aminin natin ang Pilipino gano'n, pag may in-impart ka, may tinanim ka, tanda ng tao. Ayan. So sa madalit sabi ma'am, ito pala si Attorney Lopez ay parang wala naman siyang ginawa nung may kailangan yung mga tao. Yun lang po yung parang napansin ko kasi kahit ang mga ibang mga tao, yun nga, kailangan kasi sa tao ngayon, lalo na during pandemic, ang mga tao kasi naghirap, hindi, sabihin natin, walang hanap buhay, walang pagkukuha ng pagkain. Mm-hmm. Pagka doon time na yun, nung COVID time na nag-visible siguro siya at pinakita niya kung gaano rin niya kamahal ang Maynila, baka possible. Siyempre, ang tao, isipin nila, bakit ngayon lang? Kaya nga, ano. Pero ma'am, ano, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat, ano? Na si Mayor Alex Lopez ay parang nagsampa ata siya ng complain. Sabi niya binenta. Yes. Sa ano kaya ma'am ang palagay ninyo na mangyayari sa mga itong mga ano niya, mga complain niya? Hindi ko lang alam kung ipupursue niya yan. Possible naman nung magkaroon ng sabi natin
yung process yung ginagawa niya. Baka si Mayor Isko magkaroon ng problema sa ganyan. Ang tanong ko naman, kung may maibibigay ba naman na mga papers at kadahilanan si Mayor Isko, bakit niya ginawa yun Let the laws. Oh, yes. Ano yung batas ang Oho. At saka hindi naman siguro basta-basta magagawa na kahit mayor ka kung wala kang matinding dahilan. Ano po? Di ba? Yun nga, sabi ko nga din sa inyo, talagang sa buong mayor ng buong Pilipinas, saludo ako kay Isko Moreno kasi hindi nagutom ang mga Manilay. Ayan. So, dahil kasi yung food pack niya talagang hindi pa nauubos yung isa ngayon. Darating na naman na another month. Ah, so talagang maganda pala talaga si Mayor Isko. Doon ko siya nakitang very talaga. Ayun. Minahal ni Mayor Isko Moreno din talaga yung pangailangan ng taga-Maynila. Ayun. Yeah. Ah, so mamapunta naman tayo sa presidential candidate, ano? Sino po ang binuto ninyo bilang Pangulo ng Pilipinas? Ay, grabe. Wala kay ba, siyempre, BBM. Ayan. At skala ko po ba gustong-gusto niya si Mayor Isko? Ay, bilang mayor. Bilang mayor, talagang salute ako sa kanya. Pero bilang presidente, pag tinabi mo siya kay BBM, diba siya ayun. Hindi ba siya ino? Galing yan. Diba? Mga kabataan di ba? Oo. Kaya nga nalungkot kami mga taga Manila, not me. Sabi niya sana hindi muna nagpangulo si kasi mas tama 'yun. Alagaan niya muna yung Manila, ganun po. Yun lang po yung mga side comment na sa as popularity and experience as magagawa, BBM po talaga yung wala. Ayan o, siyempre, unang-una. Unang-una. Lahat ng mga tinatapakan natin ay Marcos yung nagpagawa, di ba? FEM niya yan, Ferdinand T. Marcos. Talagang sikat ang Pilipinas noon. Oo nga eh, tsaka nagkaroon lang ng EDSA dahil dyan kailang Cory na yan. Oo naman. Sila, bumagsak na ho talaga ang Pilipinas. Oo, grabe talaga. Aminin natin, wala silang nagawa. Kitang-kita naman, di ba? Wala silang ganyan. Ma'am, ano ang magiging reaksyon ninyo dito sa napakagandang ating Malaburakay, Malamiyami na na ating Dolomite Beach? This is number one legacy of our President Tatay Digong Duterte. Opo. Salamat sa Diyos kasi may President Duterte. Hindi lang ito yung inayos niya, pati sa Mandaluyong at sa Boracay. Tatlo yan na kasi mahal niya yung bansa natin, mahal niya yung likas na likha ng Diyos. Yan, mama, no? Totoo po yan, ano? So, si Duterte, sinasabi nilang di maganda yung bibe, ganyan. Mas gusto ko na yun. At least may ginagawa. At least, tama yun. Sinasabi nilang ganito, ganyan. Negatip sila kay President Digong. Wala. Thumbs up pa rin ako kay Digong. Ayan, syempre. Mensahe na lang natin, para sa ating bagong pangulo, pangalawang pangulo at saka sa outgoing pangulo natin. Basta ako, I believe binoto ko sila ay mangyayaring mas malaking pagbabago. Ayun, tama po. Kasi hinawi na ni Duterte yung mga basura. Diba? Oo. Inayos niya na. So, i-implement na lang ni BBM yung mas maganda pa. At yun nga, yung sinabi rin ni PRD, President Duterte, na huwag niyang pabayaan yung war on drugs. Yun pa rin, isulong pa rin. Kasi isa rin yun bakit gumanda rin ang Pilipinas. Nabawasan yung mga snatcher, mga magnanakaw, mga... Aminin natin, kaliwat kanan noon ang mga riding tandem tsaka magnanakaw at snatcher dito. Pero simula nung naupo si President Duterte, yan po yung isa sa nabawasan man, nawala. Nagkaroon ng takot yung mga adik. Maraming salamat kay Ma'am at napakaganda po Ma'am na mga sinabi niya, no? So thank you and congratulations sa ating lahat. Opo, mabuhay po ang ating bagong presidente BBM and Sara Duterte. God bless po. Ayan. Thank you Ma'am. Yes. Bye-bye.